Ipinakita ni Attorney Larry Gadon ang mga naging basehan ng kanyang impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na lumusot na sa komite sa mababang kapulungan. Ipinunto niya madimanoy yaman ng punong mahistrado na hindi nakadeklara sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth nito. Pero giit ng kampo ni Sereno, hindi naman kailangang ideklara ang kanyang kinita noong hindi pa siya nagsisilbi sa gobyerno. Hindi rin daw lahat ng akusasyong ibinibintang ni Gadon may tuturing na impeachable offense. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, binigyan nga ang GMA News ng kopya ni Atty. Larry Gadon ng mga dokumentong ibinigay sa kanya o galing sa Supreme Court na gagamitin daw niyang ebidensya sa kanyang impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kasama rito ang 6 na taon na SALN ni Sereno at mga dokumento hinggil sa pagbili ng isang mamahaling SUV bilang service vehicle ng punong mahistrado. The cars that she bought. Ibinigay sa GMA News ni Atty. Larry Gadon ang kopya ng mga Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno mula taong 2010 hanggang 2016. Nirelease sa kanya ng Korte Suprema sa kanyang hiling upang gamitin sa inihaing impeachment complaint, partikular ang hindi umano kumpletong pagdeklara ng yaman ni Sereno. Noong 2010, halos 17.8 million pesos ang idineklarang net worth ni Sereno. Taon-taon, tumataas ang net worth niya. Nasa 24.2 million pesos na ito sa kanyang 2016 SALN. Mula 2010 hanggang 2016, nagdeklara din siya ng pera sa banko, mga investments, stocks, receivables, libro at alahas, appliances, computers, furniture at fixtures, pati damit, sapatos, utensils, gadgets at iba pa. Sa kwenta ni Gadon, mahigit 30 million pesos daw ang wala sa kanyang SALN. Ang kanya raw kinita bilang abogado ng gobyerno sa kasong daños na isinampa ng PIATCO noong 2003. The cash in bank is only between 1 million to 1.5 million, consistent. So, pumapatak dito, even the 15 million that she got, which was involved in the case in Regional Trial Court of Mandaluyong, wala rin naka-declare dito, not reflected here. That's only the 15 million, but how about the totality of the 37 million? Wala dito. Tugon ng tagapagsalita ni Sereno, legal fees yan, as far as I know, which were properly earned by Chief Justice Sereno when she was still an attorney, no? Mm. That's a matter of government record. And these were fees that were earned 4 or 5 years ago or before she stepped into the Supreme Court. Mm-hmm. Eh, hindi naman yata reasonable na lahat ng earnings mo bago kayo maipasok sa public office, mm-hmm, eh, dapat ideklara mo. Inakusahan din ni Gadon si Sereno ng korupsyon dahil sa paggamit umano ng pondo ng Korte Suprema para bumili ng mamahaling SUV, isang Toyota Land Cruiser. Sa disbursement voucher ng SC noong July 4, nakasaad na 5.1 million pesos ang halaga ng SUV. 4.8 million pesos ang binayaran ng Korte dahil binawa sa bayarin ang 273,000 pesos na tax. Inaward ng SC Bids and Awards Committee o BAC ang kontrata sa nag-iisang bidder, ang Toyota Makati. Kasama sa mga nirelease na dokumento ng Supreme Court, ang isang memorandum ng BAC noong February 21 na nagsasabing bawal man ang pagbili ng luxury vehicles batay sa isang circular ng Department of Budget and Management, may mga exception at kasama dito ang Chief Justice ng Supreme Court. Pero sabi ni Gadon, pinakikita raw umano nito ang grave abuse of discretion at hindi umano maayos na paggamit ng pondo ng Korte. Sabi sa akin ng isang staff na isang justice, bakit silang may ganun, no? Sa history ng Supreme Court, sila ang nagpabili ng ganun kamahal na sasakyan. Nauna nang binagyat ni Atty. Carlo Cruz na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng reklamo ni Gadon, pero sasagutin daw nila ang bawat punto sa reklamo. This is an impeachment proceeding. Hindi bawat paratang ay dapat may consider na impeachable. At Jessica, naghahain si Atty. Gadon ngayong linggo lang, no, ng isang motion sa Korte Suprema para mapabilis yung pag-release sa kanya ng iba pa niyang mga dokumento na hinihingi na tatayong ebidensya sa kanyang impeachment complaint laban nga dito sa punong maestrado. Kabilang na rito yung travel records ni Chief Justice Sereno. Naghahain na rin si Gadon kaugnay ng mga dokumentong ito ng isang motion for reconsideration para this is about
yung psychological exam results ni Chief Justice Sereno na nasa pangangalaga ng Judicial and Bar Council. Nauna nang itinanggi ng JBC na i-release sa kanya yung resulta ng psychological exam na yon, citing privacy reasons, Jessica. Mm-hmm. Dano, tama ba yung dinig ko sa report mo yung ilang mga dokumento na nakuha ni Gadon came from the Supreme Court mismo? Yes, tama Jessica, tama yung narinig mo. A couple of months ago, nag-file ng petition si Attorney Gadon sa Supreme Court for 26 pieces of documents. Kabilang na dito yung SALN ni Chief Justice Sereno from 2010 to 2016. Ilang memorandum, particularly by Justice Teresita Leonardo de Castro. Ilang mga resolution ng Korte Suprema, particularly creating yung ilang regional offices, travel records, psychological exam, at ilang mga en-bank resolutions. Out of the 26, if we're not mistaken, Jessica, no, 22 yung naaprubahan. Ang naging problema ni Attorney Gadon, hindi lahat na ilabas sa kanya in one go. So, mayro naunang inirelease sa kanya yung mga basic na resolutions ng N-Bank, yung mga past resolutions, past resolved resolutions. Kabilang dun sa mga hindi inirelease sa kanya ay yung July 10, 2017 resolution ni Justice De Castro, dahil pending pa ito, pending resolution pa ito ng N-Bank. Yung SALN naman ni Chief Justice Sereno, kahapon lang niya nakuha. At yung travel, yung documents naman tungkol sa SUV, if we're not mistaken, itong Monday lang niya nakuha. Yung travel records naman ay pina-follow up pa rin niya sa Supreme Court. Kaya nag-file na rin siya ng MR para ma-expedite yung release nito, dahil nga lumusot na sa komite yung kanyang impeachment complaint, Jessica. Mm, pero kung meron namang nagpapakitang batas o reglamento that the Chief Justice ng Supreme Court is allowed a certain vehicle allowance at pasok yung binili niya, anong basis pa ni Gadon for saying na impeachable offense yung pagbili ng Chief Justice ng sasakyan? Jessica, sa rhetoric kasi ni Attorney Gadon, ang sinasabi niya, he even acknowledged that. Actually, hindi niya ginamit yung, hindi niya cite as reference yung itong memorandum ng Supreme Court Bids and Awards Committee at yung budget circular ng DBM. He was referring to a different document, which is AO, Administrative Order 223, na in-issued ni Nooy President Gloria Macapagal-Arroyo noong 2008, stating pretty much the same thing. All government agencies, hindi kayo pwedeng bumili ng luxury vehicles, but the exception stays for the President, Vice President, Senate President, House Speaker, and the Chief Justice. He acknowledged that doon sa kanyang complaint. Pero yung sinasabi niya, hindi naman daw kasi lahat ng justice ay in-afford ng ganong luxury vehicle. In past interviews, binabanggit niya ang service vehicles, existing service vehicles naman ng mga maestrado ay isang Toyota Camry at isang Hyundai Starex. At sinasabi niya, in his words, and we quote, hindi na kontento daw ang puno maestrado doon at bumili pa siya ng SUV. At meron, imbis daw na ibigay yung pera doon sa mga huwes, ibang korte at mga court personnel and presumably pati na rin yung mga empleyado ng Supreme Court na biktima ng mga kalamidad of late. So parang imbes daw na doon ilagay ay bakit daw sa SUV inilaan yung pondo. At yun nga, nabanggit niya kanina doon sa isa sa mga past interviews niya, past press conferences niya, yung ibang mga maestrado naman daw, hindi naman daw ito hiningi. At first time daw ito na isang luxury vehicle yung naging service vehicle ng isang punong maestrado. So yun yung, basically that's what constitutes yung argument niya sa kanyang impeachment complaint, Jessica. Okay, isa pang contentious issue na nabanggit sa report mo, Dano, has to do with the SALN, no? All of us know na ito ang ikina-impeach ni dating Chief Justice Corona. Yung diumano mali o kulang yung kanyang nakastate sa kanyang SALN. And this is the same issue also being thrown now against Chief Justice Sereno. Kaso may dalawang interpretation itong si Gadon at
si Attorney Cruz, no, yung abogado ni Chief Justice Sereno. Ang sabi ni Attorney Gadon, liable si Chief Justice Sereno kasi meron siyang hindi idineklarang income doon sa kanyang SALN, and this has to do with a government contract. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung piyat ko, no? Pero sabi ni Attorney Cruz ay hindi na yan covered dahil kinita niya yan, kinita ni Chief Justice Sereno yan when she was still a lawyer, wala pa siya sa government service noon. So dalawa, magkaiba yung sinasabi nila. I think this can be resolved kung ano ba ang definitive na sagot dyan sa isyung yan ng Civil Service Commission na siyang, kung hindi ako nagkakamali, siyang may saklaw sa rules ng filing ng SALN. Jessica, if we are to siguro jump the gun, so to speak, no, this would be a benchmark. This would, how this would turn out sa mismong hearing, impeachment hearing sa House Committee on Justice, and if this goes to trial, no, it would be interesting to see kung paano ito ma-appreciate. Kasi kung matatandaan natin yung nangyari noon sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona, the allegation was a non-declaration sa SALN of wealth that was not there. Well, the wealth was not there in the declaration, pero it was continuing. So parang it exists at that time. So dito naman kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa kanyang sa impeachment complaint laban sa kanya, the declaration, yung yaman or halimbawa yung compensation na nakuha niya wasn't there, but the compensation ay past tense. Kumbaga, nangyari na ito years before she entered government service. Now, we reviewed Section 8 nitong Code of Conduct and Ethical Standards for Government Employees. Walang nakalagay doon specifically or in categorical terms kung ano bang yaman yung dapat mong ilagay. Kung yung present tense lang ba, kung ano yung meron ka at that particular time, or pati ba yung mga nakaraan at dapat mo bang itrace kung saan nanggaling yung mga yon. Dahil hindi natin nakita yon, wala tayong nakitang ganon dun sa mga, hindi lang sa SALN ni Chief Justice Sereno, kundi pati na rin sa ibang mga SALN. Yung SALN na nakikita natin is usually yung mga yaman na meron sila o yung meron yung mga official at the moment. And that's the argument being adopted by the legal team of Chief Justice Sereno. Yung sinasabi naman ni Attorney Gadon ay kahit na past tense na yan, kahit na nakaraan na yan at malayo na yan, ay dapat ilagay mo pa rin yan. Kung matatandaan din natin, Jessica, isa rin ito sa argument sa ginagamit ni Attorney Jing para sa kanyang nabanggit before na planong pag-file ng impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman Andres Bautista, yung non-declaration of wealth in the SALN, but the wealth was formerly earned. So it's not clear if it still exists at the moment. Pero ang sinasabi nila, dapat nandun yun. So it would be interesting to see kung paano ma-appreciate ito ng mga kongresista, and if it goes to trial, maging ng mga senador, Jessica. Maraming salamat sa'yo, Dano Tingkungko.